Before we start, let's pray together. Bago po tayo magsimula, tayo po yumuko at manalangin. Merciful and graceful, our Heavenly Father, thank you for saving us from our destruction. Aming Diyos na mahabagin at maawain, maraming salamat po sa pagliligtas po sa amin sa walang hanggang pagkawasa. And through the Christ, the precious blood, we have been saved and we became your children of God. So, thank you very much. Maraming salamat po dahil bagamat kami makasalanan, ay dahil po sa pagdanak ng mahalagang dugo, ay nagkaroon po kami ng kaligtasan. Kaya nagpapasalamat po kami. And thank you. Give us the chance to listen your love, your message, even today or so. So please help us to open our heart to understand well your will, your love, your lessons. Kaya maraming salamat po sa pagkakataong ito dahil nandito po kami upang pakinggan ang iyong salita at maranasan ang iyong pag-ibig. Kaya pakiusap po, tulungan niyo po kami na magawa po ito. If there are some brothers and sisters who cannot join the Sunday service or Lord, although we don't know the reason why, but you know clearly. So please help them and protect them from various some reasons or devil temptation so that they are able to join next Lord's Day. Ganon din po kung sino man po yung mga brothers and sisters na wala ngayon. Alam po namin na hindi po namin alam ang kanilang sitwasyon. Ngunit kayo po nakakalam ng tunay na kanilang sitwasyon. Kaya pakiusap po, ilayin po sila sa mga temptation ni Satanas at makabalik po dito. From start to the end, we rely on God and we pray in the name of the Jesus Christ. Dinadalangin po namin sa simula sa pagtapos, sa ilang makabilabis na umasa, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, today we are going to learn about the book of Matthew. Because last time we learned about the book of Mark. That's why from today, once or twice in a month, we are going to learn about the book of Matthew. Ngayon po, pag-aaralan po natin ang patungkol po sa aklat ng Mateo. Nakaraan po, napag-aaralan po natin yung tungkol po sa Marcos. At sa dalawang beses kada buwan, pag-aaralan po natin patungkol po sa aklat ng Mateo. So, Matthew chapter 1. Mateo po, chapter 1. Matthew chapter 1. Mateo po, chapter 1. Brothers and sisters, basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Ito ang aklat ng lahi ni Jesucristo, nanak ni David, nanak ni Abraham. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. And then, verse 23 hanggang 25. Mula po verse 23 hanggang 25 po. 23. Verse 23 po. Hanggang 25, brothers, sisters, also, let us read together. 3, 2, 1. Narito, magdadalang tao ang isang berhen at mga anak ng isang lalaki, at ang pangalang tatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Nang bumangon si Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Siya ay kanyang tinanggap bilang kanyang asawa. Ngunit hindi niya ito nakilala hanggang sa ipinapanganak nito ang isang lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Likewise, this Matthew, book of Matthew, are recorded about Jesus Christ. Kagaya po nito, yung aklat po ng Mateo ay naitala po sa patungkol po kay Jesucristo. Actually, not only the book of Matthew, but also the Mark and Luke and even the John also. For the books are book that recorded about Jesus Christ. Kaya hindi lamang po Mateo, kundi po Marcos, Lucas, Juan, ito po yung tumutukoy patungkol po kay Jesucristo. Four books are very similar, same contents, almost same contents.
Yung apat na libro po na ito ay halos magkakapareho po ang nilalaman. Although four books are recorded about Jesus Christ, but each of the four book describe the Jesus differently. Bagamat pare-pareho po ang nilalaman ng apat na libro na ito, pero po ito po ay magkakaiba patungkol po kay Hesus Kristo. So, as we know, four gospel, book of gospel, first, Matthew. Kagaya po ng Ebanghelyo ni Mateo. And then, Mark. At yung pong Marcos. And then, Luke. At yung Lucas. Last one. John. At yung huli po, yung Juan. Four books are very similar, the same contents, almost same contents. But the books describe Jesus Christ a little bit differently. Bagamat yung apat na libro po na ito ay halos magkakaparehas po ang nilalaman, pero kung sisiyasatin po natin, ito po ay merong konting pagkakaiba po. So, Matthew described Jesus as a promised the Messiah King. Dito po sa Ebanghelyo ni Mateo, ito po ay lumalarawan bilang ipinanak na Messiah na hari. And next, Mark, although describe about the Jesus, but exactly the Mark describes Jesus as a servant. Ito pong Marcos po, ito po ay lumalarawan patungkol naman kay Jesus na bilang alipin po, o lingkod. And then third, Luke described Jesus as like the human. At ito pong Lucas naman po ay lumalarawan patungkol kay Jesus bilang tao. This one, servant. Ito naman po ay bilang alipin o lingkod. This one, king. At yung Mateo naman po ay patungkol sa hari. And John, Book of John describe Jesus as the Son of God. At yung Juan naman po ay lumalarawan kay Jesus bilang anak ng Diyos. And then, do you know who wrote about the Matthew? Alam niyo po ba kung sino pong sumulat ng Mateo? Do you know? Ilam niyo po ba? Matthew. Si Matthew po. Mateo po. Who wrote the book of Mark? Sino pong sumulat ng Marcos? Mark. Tama po. Mark. Marcos po. Luke. Si Lucas po. Sino pong sumulat ng Lucas? Luke. Lucas. Book of John. Who wrote about? Yung aklat po ng Juan. Sino pong sumulat? Not John Petalo. Hindi po si John Petalo. John. Si Juan po. Why? Although very similar the book, four books, but why they explain about Jesus like a little bit differently? Why? Bakit po? Bakit ipinaliwanag na magkakaiba kahit na po sila'y apat na aklat po? Bakit we po? Think. Pag-isipan po natin. Ako ko si Hong Eun-seok. My name is Hong Eun-seok. Ako po, ang pangalan ko po ay Hong Eun-seok. Right? Tama po. But for my wife, I am a husband. At para sa aking asawa, ako po'y kanyang asawa. Isn't it? Tama po for ba? For my children, at I am father. At para sa aking mga anak, ako po ay ama. For my parents, I am son of them. At para sa aking mga magulang, ako po'y kanilang anak. For you, I am pastor. At I'm para sa inyo, ako po ay pastor po ninyo. Can you understand? Naunawa niyo po ba? That's why Jesus Christ is the only one. But Jesus Christ actually came this world to become the king of the kingdom. Si Jesus po ay isa. Pero kung titingnan po natin, si Jesus Kristo po ay pumunta dito para maging hari ng langit. In order to become the king of the kingdom, that's why
Jesus Christ came this world to save you, so that you we became the citizen of kingdom like that. Kaya nga po tayo upang maging hari po si Jesus Kristo, pumunta po siya dito upang iligtas po tayo, kaya magiging hari po tayo. Can you understand? Naunawa niyo po ba? And then Mark, through Mark, we can understand, we can know Jesus Christ is the sovereign. At sa Marcos din po, maunawaan din po natin na ibig sabihin po nito yung patungkol po kay Jesus Christ Jesus bilang alipin. Jesus Christ came this world as a sovereign. Si Jesus Christ po pumunta po dito bilang alipin po, uling po. Why? Bakit po? Actually, we were the servant of devil, the Satan, because we are sinner. Sa katunayan po, tayo po'y alipin ni Satanas dahil po tayo makasalanan. Because we were sinner, that's why we were the sovereign of the Satan. So to save the sovereign of Satan, to save us, Jesus Christ came to this world like a servant. Kaya nga po tayo po alipin ni Satanas dahil tayo po makasalanan. Kaya naman po, si Jesus Cristo pumunta po dito upang iligtas po tayo sa kasalanan. Bilang also, alipin po. We are, we are a human. Human. To save a human, Jesus Christ came to this world with a human body. Tayo po ay tao. Upang mailigtas po tayo, kinakailangan din pong ang makapagligtas ay tao. Kaya nga po si Jesus Cristo ay pumunta dito na bilang tao. So when we read the book of Luke, we can know more detail Jesus Christ, the one of the human. Kaya nga kung babasahin po natin ng maigi, yung Lucas po, maalaman po natin na si yung pagkatao bilang tao si Jesus Cristo. Last book of John. Yung huli po, yung aklat po ng Juan. Jesus Christ came this world to give us eternal life. Si Jesus Cristo po pumunta po dito sa mundong ito upang magbigay ng buhay na walang hanggan. To give you eternal life. That's why Jesus Christ came this world as sovereign of God. Kaya nga po upang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, si Jesus Cristo po pumunta po dito sa mundong ito upang magbigay ng buhay na walang hanggan at maging alipin po. So Matthew, Mark, Luke, John. In these books is symbolized as an animal such as animals. Ito pong Mateo, Marcos, Lucas, Juan ay sumisimbolo po sa pangahayop. So this one the lion. Matthew, the book of, in the book of Matthew is symbolized as an animal as a lion. Ito pong sa Mateo po ay sumisimbolo o kumakatawan sa hayop po. Yung hayop po na ito ay leon po. Okay. Which animal is the king of animal? Alamin po ninyo na anong po ba sa mga hayop ang hari ng mga hayop? Pusa? Pusa po ba? That's why Matthew, book of Matthew is a lion. Kaya ang aklat ng Mateo po ay kumakatawan sa leon po. Sovereign. Yung alipin po. Ox. Yung baka. Cow. Baka po. Because cow animal, they work hard. Dahil yung kalabaw o baka ay sila po yung talaga nagtatrabaho ng maigi. Tama po ba? Yeah, the ox, the cow. Very day they obey the human. At yung baka o kalabaw ay sila po talagang sumusunod sa kanilang amo. You understand? Naunawa niyo po ba? And then Luke. Yung Lucas naman po. Same, human, not animal. Parehas lang din po, tao din po. John. Paano naman yung Juan? Eagle. Agila po. Eagle. Eagles. Agila po. So, question, among four, which one was written first? Sa apat po na libro na ito, alam po yung naisulat ng una? Matthew? Mateo po ba? John? Juan? Actually, the book of Mark was written the first among four. Sa katunayan po, ang unang naisulat po na libro ay yung pong Marcos sa apat na libro na ito. But think. Pero pag-isipan po natin. Although book of Mark was written the first among four. But why?
book of Matthew was written first. Why? Bagamat yung Marcos po ang naisulat na sa apat na aklat na ito, bakit po unang naitala ang Mateo po? I mean the book, why the Gospel of Matthew listed first among the four books. Ang ibig sabihin ko po, bakit po yung Mateo po ang unang naitala sa apat na libro na ito? Why? Bakit because po? Because of Matthew chapter 1 verse 1 because of that passage. Dahil po, ito po ay dahil sa Mateo po, chapter 1, verse 1. Although book of Mark was written first among four, but God put the first book of Matthew. God listed first among four, Matthew first. Bagamat po na unang naisulat ang Marcos, bakit po naitala yung unang yung Mateo po sa apat na ito? Because of Matthew chapter 1 verse 1. Dahil po ito sa Mateo po chapter 1 verse 1. Also, brothers and sisters, Matthew chapter 1 verse 1. Also, one more time. Basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Ito ang aklat ng lahi ni Jesu Kristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Likewise, that is because Matthew recorded Jesus' genealogy from the beginning. Dahil po, ito po yung mga lahi o angkan ni Jesu Kristo. Matthew chapter 1 verse 1, it is a very, very important passage that connected the Old Testament and New Testament. Kaya nga ito pong Mateo chapter 1 verse 1, ito po yung napaka-importanting daan upang maikonekta po natin yung Lumang Tipan sa Bagong Tipan. Book of Malachi was written before Jesus Christ was born for 400 years ago. Yung aklat po ng Malakias ay naisulat po siya bago po maipanganak si Jesu Kristo. Likewise, the Old Testament between New Testament. Kaya nga po yung Lumang Tipan sa pagitan po ng Bagong Tipan. There are gap around 400 years. Ang pagitan po nila ay halos 400 na taon na po. 400 years, Malachi and Matthew. Between the Malachi and Matthew, between that time, the period, 400 years that there, that time, God didn't mention to Israel just one time. Kaya nga po yung mula po sa Malakias hanggang sa Bagong Tipan o sa Mateo ay 400 years po yung pagitan. For 400 years, God did not appear to Israel. God did not mention to Israel just one time. He was just kept silent. Sa loob po ng 400 years, hindi po nagpakita yung Panginoon sa kanila at nanahimik po siya. Why? Bakit po? As we know, the reason is because Israel people, they disobey the God's commandment. Alam po natin bakit po, ang dahilan po nito ay dahil yung mga Israelita ay hindi po sumaway. Sila po ay sumaway. You understand? Naunawa niyo po okay, ba? Okay, let's us check Malachi chapter 1 verse 1. Tingnan po natin sa Malakias. Before Jesus Christ was born, the book of Malachi was written that time. But Malachi chapter 1 verse 1, brothers and sisters, let's read together. Malakias po chapter 1, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang pahayag ng salita ng Panginoon sa Israel sa pamagitan ni Malakias. The Malachi means the burden of the word of the Lord to Israel. That's why the book of Malachi is the God's warning, wand. Kaya nga po dito, ang pahayag ng salita ng Panginoon sa Israel sa pamagitan ni Malakias. Dito po yung salita na ito, ay ito po yung babala para po sa Israel. So, before Jesus Christ was born 400 years ago, Malachi. The Malachi is the God's warning word. Kaya nga, bago po maipanak si Malakias to Israel. Bago po maipanak si Jesucristo, bago na isulat ang Malakias, nagkaroon na po ng babala yung ng salita ng Diyos sa Israel.
Actually, the Israel symbolize us. Sa katunayan po, yung Israel po ay sumisimbolo sa atin po. Brothers and sisters, chapter 2, verse 2. Tingnan po natin sa Malakias po. Chapter 2, verse 2. Let us read together. 3, 2, 1. Kung hindi kayo makikinig at kung hindi ninyo ilalagak ang inyong puso na bigyang kaluwalhatian ang aking pangalan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ipapadala ko sa inyo ang sumpa at aking susumpain ang mga pagpapala ninyo. Sa katunayan, akin na silang isinampa sapagat hindi ninyo inilagak sa inyong puso. Here, I have cursed them, Israel people, already, because you do not take God's warning to your heart. Sabi dito, sa katunayan, akin na silang isinumpa sapagkat hindi ninyo inilagak sa inyong puso. You understand? Naunawa niyo po ba? Because they do not keep their God's warning, God's commandment in their heart. That's why God stopped to connect Israel people. Kaya hindi po nila pinahalaga yung babala ng Panginoon, kaya natigil po yung kanilang komunikasyon. Malaki chapter 3 or so. Malakias din po, chapter 3. Or so, verse 7. Verse 7 po. Verse 7, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Mula sa mga araw ng inyong mga ninuno, kayo lumihis sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinupad ang mga iyon. Manumbalik kayo sa akin at kayo manumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, paano kami manumbalik? That's why finally, Malachi chapter 3 verse 5. At sa huli po sa Mateo, Malakias chapter 3 verse 5. Let's read together. 3, 2, 1. Aking lalapitan kayo sa kahatulan. Ako'y magiging mabilis sa pagsaksi laban sa mga makukulam, laban sa mga pakikiapid, laban sa mga nanunumpa ng kasinungalingan, at laban sa mga umapi sa upahang magagawa sa kanyang sahod, sa babaeng balo at sa ulila, at laban sa nagtataboy sa dayuhan at hindi natatakot sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. That's why the contents of the Malachi is God's warning to Israel people. Kaya nga po, ang patungkol po sa Malakias, ito po yung mga babala ng Panginoon sa mga Israelita. Because of that reason, since was written the Malachi, and then until Jesus Christ was born, for 40 years, that time, Israel people, totally collapsed. Kaya nga po yung Malakias po mula sa Bagong Tipan o Mateo ay hindi po naisulat ito o pagitan nito dahil po sa kailang pagsuway, kaya nga po sila po ay bumagsak. For 400 years, that time, God never involved them, God never mentioned to Israel people. Kaya nga po, sa loob po ng 400 years, hindi po nakipag-usap yung Panginoon sa Israel. You understand? Naunawa niyo po ba? That time, only one the passage, Israel people, they waited about God, Jesus Christ came this world through the Zechariah chapter 9 verse 9. Kaya nga po ang naging dahilan lang po upang maghintay po sila dito po sa Zechariah po chapter 9 verse 10. Okay, I mean Zechariah chapter 9 verse 9. Sa Zechariah po chapter 9 verse 9. Chapter 9 verse 9 or so. Chapter 9 po verse 9. Brothers and sisters, let's read together. 3 to 1. Magalak ka ng husto, o anak ng babae ng Zion. Sumigaw ka ng malakas, o anak ng babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumating sa iyo. Siya ay matuwid at matagumpay, magpakumbaba at nakakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Because of Zechariah chapter 9 verse 9 here,
Behold, your king is coming. Your king is coming. Your king is coming. You understand? Kaya nga po sabi sa Zacharias chapter 9, verse 9, ang hari mo ay paparating. Ang hari ay paparating. Behold, your king is coming to you like a Matthew. So he's just having celebration, lowly and riding on the donkey at court, the fold of donkey. Kaya nga po, narito ang iyong hari dumarating sa iyo. Siya'y matuwid at matagumpay, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno. So that time, Israel, whose relationship with God has been cut off for 400 years, they was waiting for the Messiah as king, as promised in the Old Testament. Kaya nga po, naputol po yung pakipag-ugnayan ng Diyos sa mga Israel, kaya ang dating ang tanging dalang po ay paghihintay nila na darating hari na Messiah po. Can you understand? Naunawa niyo po ba? So, let's go back, Matthew chapter 1, verse 1. Balikan po natin sa Mateo po, chapter 1, verse 1. Chapter 1, verse 1. Brothers, sisters, let's read together one more time. 3, 2, 1. Ito ang aklat ng lahi ni Yesu Kristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. And then chapter 2. At yun din po sa chapter 2. Chapter 2, verse 2. Chapter 2, verse 2. Verse 2. Chapter 2, verse 2, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Na nagtatanong, nasaan ang pinanak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naprito kami upang siya'y sambahin. You understand? Naunawa niya po ba? Verse 1 also, verse 1, brothers and sisters, let's read together. Verse 1 din po, basahin natin. 3, 2, 1. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Hudyas sa kapanahunan ng haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Yeah. The wise men, three wise men, say to the king, the Herod, where is him? Ano pong ibig sabihin nito? Nang ipanak si Jesus sa Bethlehem ng Hudya, kapanahon ng Herodes, nasaan po siya? Where is he? Who has been born? King of Jew. King of the Jew. Nasaan ipinanak na hari ng mga Hudyo? So, Malachi, Book of Malachi, God prophesied. One day, Jesus Christ came to this world as a king. That's why Matthew mentioned, Jesus Christ came to this world as a king. Kaya nga po sa Malakias po, nakapropesiya na may darating na hari si Jesus Christ po. Kaya nga po, naisulat sa Mateo na si Jesus Christ ay hari. That's why, although the Book of Mark was written first, but Matthew is very important books to connect the Malachi to Old Text, New Testament. Bagamat unang naisulat ang Marcos, pero po, napakahalaga po ng Mateo po upang maikonekta ang lumang tipan sa bagong tipan. You understand? Naunawa niyo po ba? Through the book of Matthew, Israel people, they understand Jesus Christ the Messiah, King of the King. Kaya nga po sa pamagitan po ng Mateo, maunawaan po ng Israelita na si Jesus Cristo po, siya po ang Messiah bilang hari. Because of that reason, the first of all, the listed, the first book of Matthew, first among the Old Testament. Kaya nga po, unang lumitaw po si Jesus Cristo bilang hari doon po sa Mateo po, sa apat na libro, aklat. Because of that reason, Book of Matthew is very, very important books to connect Old Testament and New Testament. Kaya nga po, yung aklat ng Mateo po ay napaka-importante po upang maikonekta po yung lumang tipan sa bagong tipan. And then, let's we see the Matthew chapter 2. Tingnan po natin sa Mateo po, chapter 2. Matthew chapter 2, verse 1 hanggang 2. Verse 1 hanggang 2 po. Also, brothers and sisters, one more time, let's read together. 3, 2, 1. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Hudya sa kapanahonan ng Haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem na nagtanong, nasaan ang ipinanak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. When the
3, the wise men, when they asked to the king Herod, where is the him? Where is he who has been born king of the Jew? That time, King Herod decided to kill Jesus. Kaya nga po yung tatlong pantas ay nagtanong kay Herodes kung nasaan ang pinanak na hari, kaya napasimula pong patayin ni Herodes yung si Jesus po. In order to kill the baby of Jesus, that's why Herod had asked them to tell him the place where Jesus was born in order to kill him. Kaya nga po upang mapatay po yung batang si Jesus, kinakailangan mahanap kung saan naipanganak si Jesus po. So King Herod asked to them, after you worship the baby of Jesus, and then when you go back your hometown, please report to me that place. Kaya nga po, pagkatapos yung sambahin yung batang Jesus nito, kailangan yung i-report sa akin bago kayo pumunta sa inyong lugar. So Matthew chapter 2, verse 12. Mateo po chapter 2, verse 12. Because of that reason, verse 12. Dahil po sa dahilan na ito, sa verse 12 po. God ordered to the wise men. That is verse 12, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Palibhasa'y binalaan sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Nag-iba sila ng daan, pauwi sa kanilang lupain. Because of God's commandment, that's why three the wise men, they didn't went to there to meet Herod King to report. Kaya nga po, dahil sa inutos ng Panginoon sa tatlong pantas na ito, hindi po sila pumunta kay Herodes at salip na sila po ay dumaan sa ibang daan. In Luke, brothers and sisters, verse 13 or so. Tingnan din natin sa verse 13. Pasahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang makalis na sila, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, bumangon ka at dalhin mo ang sanggol na ang kanyang ina. At tumakas kayo patungo sa Ehipto. Manatili kayo roon hanggang sabihin ko sa inyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ay patayin. Arise, take the young child, his mother, and flee to Egypt and stay there until I bring you word. Kaya nga, bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina, at tumakas kayo patungo sa Ehipto. When Jesus was baby, that time, God guided them and protected them. Kaya nga nung habang maliit pa siya si Jesus, baby pa siya, ginagabayan siya ng Panginoon at pinoprotektahan. Likewise, we also same. After we became the children of God, surround us, there are so many difficult situations. Ganun din po sa ating mga bagong naligtas, sa mga born again Christian, sa paligid po natin, napakarami pong paghihirap na sitwasyon. That time, that's why we have to rely on God. We have to trust God's guidance. Kaya nga, kinakailangan sa panahon na yun, kinakailangan po natin magtiwala sa Panginoon, sa Kanyang pangako. About that, I will explain to you more detailly about God's lessons. 1 Corinthians chapter 10. After bumak here, Tingnan po natin sa 1 Corinto chapter 10. 1 Corinthians chapter 10. Unang Korinto po, chapter 10. Verse 13 po. That's why all the time we have to trust God's guidance. Kaya nga po, sa lahat ng oras, kinakailangan po din magtiwala sa pag-iingat ng Diyos. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Pasahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahintulot na kayo tuksuhin ang higit sa inyong makakaya. Kundi kakalakip ng tukso ay naglaan ng pag-iwas upang ito inyong makayanan tisin. So I love this passage so much. When I face difficult situation, that time I reminded these verses every day. Kaya nga, ito po, mahanaman ko itong mensahe na ito. Kaya kapag ako po ay nakaranas ng kahirapan, talagang binabasa ko po itong verse na ito. When I face difficult situation, that time I remind these verbs that
God will not allow you to be tempted beyond what you are able to, but with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. Kaya nga po kapag nakakaranas po ko ng mahirap na sitwasyon, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipapahintulot na kayo tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Likewise, Matthew chapter 2. Likewise, we must believe that God is always be with us and then is always leading us to where we need to be most. Kaya nga po sa Matthew chapter 2, pinapaliwanag po dito na kahit nasaan po tayo, pinapangunahan at inalagaan po tayo ng Panginoon sa mga oras na kinakailangan natin. Anywhere. Whether that place is a comfortable place or not, we have to think that place is that best place for me. Kaya nga sa sitwasyon na maganda at hindi maganda, ito pa yung panahon o lugar na kinakailangan natin magtiwala sa Panginoon. When the God ordered to the Joseph, you have to go to the Egypt. That time, they didn't complain to God. Okay, we will escape. We will move to Egypt with baby of Jesus Christ. Kaya nga po, nang inutos po ng Panginoon kay Jose na pumunta sa Egypto, hindi po siya nagreklamo sa salib. Pumunta po sila kasama po yung batang si Jesus. That's why not 400 years, around maximum 4 years, Jesus Christ, they had stayed in Egypt. Kaya nga po, maximum. Not exactly. Kaya nga hindi po eksakto, pero nasa 4 na taon, siya po ay nanatili doon po sa Egypto. Why? After in this incident, after 4 years, because the King Herod, he were killed. Bakit po? Dahil po sa loob ng 4 na taon, dahil siya nanatili po doon, dahil po sa bantang pagpatay ni Herodes po. Likewise, don't forget, when we face any difficult situation and suffering and hardship, that time we must trust God's guidance. Kaya nga po, kung tayo po ay nakakaranas ng mga paghihirap na sitwasyon, kinakailangan po natin magtiwala sa gabay ng Panginoon. If you do not trust God's guidance, may every day you able to complain to God. Why God? Why God? Why God? Kung hindi po tayo magtitiwala sa panguna, paggabay ng Panginoon, tayo po ay magreklamo, bakit Panginoon, bakit? As we know, Psalm chapter 23 or so, King David also, he had trust God's guidance. Kaya nga po, alam natin sa awit po, chapter 23, na si David po ay nagtiwala sa gabay ng Let's Panginoon. Let's go. Chapter 23, Psalm. Tingnan po natin sa awit po, chapter 23. Psalm chapter 23, verse 1 at 2. Awit po, chapter 23, verse 1 hanggang 2. Brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinahihigan niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig ng pahingahan. Yeah. The Lord is my shepherd, I shall not want. So verse 2, He made me to lie down in green pastures, and He leads me beside the still water. Means, all the time, God leads us a good place. Likewise, King David mentioned to God. Kaya nga po sabi dito, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang, pinaihigan niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig ng pahingan. Kaya nga po, ito po yung inisip ni David sa Panginoon. Do you know? When King David mentioned, compares to God, God all the time lead me the good place. That time we have to think. That time the King David's circumstance, situation. Kaya nga po, nung si David po ay humingi sa Panginoon, inilagay ng Panginoon kay David yung magandang lugar. Verse 4. So verse 4 po. If we read verse 4, we able to know the King David's situation. Kung babasahin po dito sa verse 4, na malalaman natin kung ano yung sitwasyon ni David. Yeah, although I work through the valley of the shadow of death, means we can guess
we guess, we can think King David's situation is very dangerous situation. Bagamat ako'y lumakad sa libis ng lalim ng kamatayan, mahuhulaan po natin kung ano'y talaga yung sitwasyon ni Haring David. But verse 4, brothers and sisters, let's read together. Basahin mo lang, 3, 2, 1. Bagaman ako'y lumakad sa labis ng lilim ng kamatayan, wala akong katakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaalim ako ng mga ito. Although I work as like a shadow of death, the beliefs of a shadow of death, but I will think that place the best place for me. Bagaman ako'y lumakad sa labis ng lilim ng kamatayan, yung lugar na ito, sa tingin ko, ito po yung magandang lugar para sa akin. Why the King David, he thought like that? Bakit si Haring David, ito ping nasa isip niya? Why? Bakit po? Because he said, I will fear no evil, for you are with me. Because King David, he was thinking, all the time, whenever he go, God always be with me like that. Kaya nga, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaalaw ako ng mga ito. Ibig sabihin, si Haring David po, kahit na nasaan po siya, ang iniisip niya ng Diyos ay kasama niya palagi. It is very important point for our Christian life. Kaya nga ito po yung pinaka-importante na punto para po sa ating Christian life. When you forget God will always be with us, you will start to complain to God. Sa pangapanahon na kinakalimutan niyo na ang Diyos ay kasama ninyo, magpapasimula na po kayong magreklamo sa Panginoon. You understand? Naunawa niyo po ba? Would you hands up among us if you got salvation this time, last of the Bible seminar? Maaari niyo po bang itaas ng iyong kamay na kayo po ay nakaligtas itong nakarang Bible seminar? Yours? Okay, among you, please raise your hand. Among you, please raise your hands. If you are a rich person. Say niyo po. Sino po sa inyo ang yung mayaman po? No one. Walang sino man. I think, if you are rich, you could not have been saved. You cannot have been saved. Sa tingin ko po, kung kayo po ay mayaman, hindi po kayo makakakuha ng kaligtasan. Why? Bakit if po? You are rich, you may interest in worldly things. Dahil po, bakit? Ito po ay kung kayo po ay mayaman, magkakaroon po ng interest sa bundong ito. That's why if you are not rich, you have to think there is a purpose of God's reasons. Kaya nga po, kung kayo po hindi mayaman, may layunin po. Kailangan nyo malaman yung layunin ng Diyos para po sa inyo. Okay. Deuteronomy chapter 8. Tingnan po natin sa Deuteronomy po, chapter 8. Verse 2. Verse 2 po. Verse 2, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. At iyong alalahaning lahat ng paraan ng pagpapatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos itong 40 taon sa ilang upang kanyang pagpakumbabain ka at subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. There is a purpose of God allowing us to be poor. Kaya nga po, may layunin po na bakit hinahayaan tayo ng Diyos na maging mahirap. If we become rich, God may afraid we will not interest the Christian life, we will not interest the gospel. Kaya nga po, kung tayo po'y maging mayaman, mag-aalala po yung Diyos na maaaring hindi po tayo magkaroon ng interest sa salita ng Diyos, sa kaligtasan, kundi sa mundong ito. Actually, it is a blessing from God for those who are happy to offer for God and then the gospel to have a lot of money. Kaya nga po, ito po ay biyaya ng Diyos kung tayo po ay naghahandog sa Panginoon. It is the blessing from the God for those who have those who are the happy and joy to offer to God to have a lot of money like that. Kaya nga po, ito po'y biyaya ng Diyos kung tayo po'y naglilingkod sa Panginoon na merong masayang puso
upang magkaroon ng maraming pera. Why? Bakit po? The reason is that they use most of that money for the gospel and for God. Bakit po? Dahil ginugugol po natin, inuubos po natin ito sa pamagitan po ng paghahadog para po sa Ebanghelyo at para sa Panginoon. But to become rich, those who do not enjoy to offer to the Lord God, to become rich is not blessing from God. Kaya nga kung kayo po ay mayaman, na hindi po natin masaya na naglilingkod sa Panginoon, na inihahandog yung pera natin, hindi po ito kasiyasya sa Panginoon. It is, it'll be devil curse. Ito po ay magiging sumpa mula sa kay Satanas. If those who do not enjoy to love to offer to the Lord God do not love, if they became rich, they may stop the Christian life and they may enjoy the worldly things more and more. Kaya nga kung hindi po tayo magiging masaya sa paghahandog ng ating pera sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng pagka-interest sa mundong ito at magpapasimulang huminto ang ating Christian life. So, Luke chapter 12, verse 20. Luke chapter 12. So, we have to give thanks to the Lord God that we are not rich men. Kaya nga tayo po ay magpasalamat sa Panginoon dahil hindi po tayo mayamang tao. Because we are not rich men, that's why we are able to more focus for gospel, for our Christian life. Kaya nga po, dahil hindi po tayo mayaman, nakakapagtuon po tayo ng Christian life natin sa Ebanghelyo. Verse 20 hanggang 21. Verse 20 po hanggang 21 po. Let us read together. 3, 2, 1. Sabalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa, at kino kaya mapupunta ang mga bagay na ihanda mo? Gayon nga ang pagtitipo ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. That's why don't try to being the rich man. Kaya nga huwag po ninyong subukan na maging mayamang tao. Would you give your young baby, your grandchild, a knife or the fire lighter? Bibigyan niyo po ba yung baby ng kutsilyo o pangsindi? No, because they cannot use the knife. Very dangerous. Hindi po, dahil hindi po ito magagamit at dahil ito po ay napakadelikado. And think, what happened when you give a lot of money to someone who with their gambling addiction? Pag-isipan po natin, paano naman po kung bibigyan po natin ng maraming pera yung taong addict po sa pagsusugal? They will go to the gambling place. Siya po ay pupunta doon po sa lugar kung saan may sugalan. With money. Na may pera po. Okay, there is something interesting about passage. 1 Corinthians chapter 7 also. Meron din pong napaka-importanting mensahe dito po sa 1 Corinthians po. 1 Corinthians chapter 7. Unang Korinto po, chapter 7. Verse 32 hanggang 33. 1 Corinthians chapter 7, verse 32 hanggang 32. Unang Korinto po, chapter 7. Yun lang pong 32. Brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Nais kong maging malaya kayo sa pagbalisa at walang asawa na mabalisa sa mga bagay ng Panginoon kung paano niya mabibigyang kasiyahan ang Panginoon. I have observed many times, several times. When I was a young other group members, there were my friend, one of the brother, one of your brother. Nasaksihan ko na po, isa po, nung ako po'y bata pa sa pananampalataya, nakita ko po yung aking kaibigan na lalaki. He, my friend, when he was a single, he only focused his Christian life. He sacrificed a lot for the Lord God to shake up the gospel, more than me.
Kaya nakita po sa kanya na talaga po siya ay nagtutuon po halos sa Panginoon, dinutuon niya yung sarili niya upang para po sa Ebanghelo, kumpara po sa akin. That's why I have respected him about the faithful mind. I respect him a lot. Kaya nga po, nirespeto ko po siya sa kanyang pananampalataya, higit po sa akin. But after he got married, he fell down his Christian life because of wife. Pero po, pagkatapos niya magpakasal, yung kanyang Christian life po ay bumagsak po. You understand? Naunawa niyo po ba? Dahil po sa asawa. Verse 33, brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Ngunit ang may asawa ay nababalisa sa mga bagay na sanlibutan, kung paano niya mabibigyang kasiyahan ang kanyang asawa. When he was single, he worked hard when he fought the Lord God, shake the gospel. But after got married, he totally changed. He forgot his Christian life. Nung siya po ay binata pa, siya po ay nakatuon talaga sa paglilingkod sa Panginoon. Ngunit pagkatapos siyang mag-asawa, ang kanyang Christian life ay talagang bumagsak po. You understand? Naunawa niya po ba? Even sisters also. Ganon din po sa mga when sisters natin. When she was single, he only focused, she focused the Christian life. But after she got married with some the guys, and then she already fell down because of her husband. Kaya nga po, yung mga sisters po natin, nung sila po ay single pa, sila po talaga nakatuon lamang sa paglilingkod sa Panginoon, ngunit nung pagkatapos sila magpakasal, sila po ay tuloy ang nagbago dahil po sa kanilang asawang lalaki. Why? Bakit po? That her husband, he is not faithful brother. Bakit po? He was not faithful brother. Bakit po? Dahil yung kanyang asawang lalaki ay hindi po tapat na brother po. Although he earn a lot of money, although he is very tall and then looks very bogey, but one problem, he do not interest Christian life. Bagamat siya po ay maganda ang kita sa kanyang trabaho, bagamat siya po ay mataas at pogi, pero hindi po siya nakatuon, interesado sa Panginoon. That's why Bible recorded about that. Be careful. Kaya ang sinasabi ng Biblia, nakatala po dito, na mag-ingat po kayo. Malachi was the same. The book of Malachi was the God's warning word. Be Malachi careful. Din po ay babala para po sa Israelita. But they do not listen, they do not obey God's commandment. That's why for 40 years, God already stopped to relationship with the Israel people. Kaya nga dahil po sa kanilang pagsaway, not 400 years. Hindi po nila pinalagyan yung babala ng Diyos. Kaya naman po, sa 400 years na ito, hindi po nagpakita yung Panginoon sa kanila. Please raise your hands if you are very rich man. Pakiusap po, itaas po ninyo yung kamay kung kayo po ay mayaman. Fortunately, there is no one, the rich man. Kaya nga sa church po natin ito, wala pong sino man ang mayaman. Not tao. Unfortunately. Why? God already know. If you became rich, you will stop the Christian life. Bakit po? Wala pong sino man sa atin. Bakit? Kung tayo po ay magiging mayaman, magpapasimula na po magtumigil ang ating Christian life. In my experience also, one of my brother, when he was the poor, he had served the Lord God a lot. But after he became rich, he lost. He's the patient. Kaya nga, may isa sa mga kapatid ko na nung siya po ay mahirap, talagang tumutuon po siya sa paglilingkod sa Panginoon. Nung po siya ay naging mayaman, nag-iba po. Because he didn't have money. That's why only he attended church, he loved to stay in the church. But after he get a lot of money, he didn't come to church. And then he waste his time, he waste his money to buy the worldly things. Kaya ano po siya ay mahirap pa dahil wala po siyang pera, pumupunta lang po siya sa church. Pero nung siya po ay kumita ng malaking pera, nagpasimula po siyang lumayo sa church at mag-aksaya ng pera, ng oras. Do you understand? Naunawa niyo po ba? Actually, all of us truly born again Christian, they have a mind. Like Psalm chapter 116, verse 12. What shall I render to the Lord for all his benefit toward me? Likewise, we have the same mind.
Kaya nga, tayo pong mga Kristiyano ay meron pong mag-iisang isip. Kagaya po na sinasabi sa 116, the verse 12, na ano po ang isusukli natin sa Panginoon sa lahat ng kabutihan sa atin. So you want to sacrifice? Do you want to offer more and more? If you have money, if you have time, okay, I will give you your time more. I'll give you more property and money to you to offer more and more to the Lord God. Sometimes God allowed them. Gusto mo ng maraming pera? Gusto mo ng maraming oras? O sige, ibigay mo, ihandog mo sa Panginoon at bibigyan pa kita ng higit at higit pa. Minsan po, pinapahintulot po ito ng Panginoon. Sisters, Mark chapter 10. Marcos po, chapter 10. I will explain to you about certain the rich young man. Ipapaliwanag ko po sa iyo, yung pong mayamang lalaki po. Mark chapter 10, verse 17. Marcos po, chapter 10. Mark chapter 10, verse 17. Marcos chapter 10, verse 17. 17. Pasay po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya at paluhod sa kanya nagsarapan. Siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" He desired to sacrifice and offer to the Lord God. Siya po ay talagang nagnanais na maghandog para sa Panginoon. But verse 20 or so. Tingnan din po natin sa verse 20. 20, let's read together. 3, 2, 1. At sinabi niya sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula pa sa aking kabataan." Yeah. The teacher, Jesus Christ, all these things I have kept from my youth. When I was young, I offered a lot. Like that, same meaning. Kaya nga, Guro, o Jesus, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking itinupad na mula pa sa aking pagkabataan. Verse 21. Verse, brother, sister, let's read together. 3, 2, 1. Si Jesus, pagtingin sa kanya ay minahal siya at sinabi, "Isang bagay ang kulang sa iyo. Umayo ka, ipagbili mo ang lahat ng ibinigay mo sa dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. At pamarito ka, sumunod ka sa akin." Then what did the rich young man do? So ano pong ginawa ng mayamang lalaki? Did he follow Jesus Christ's request like a child? Kaya sinunod ba niya yung sinasabi ng Panginoon? Or he left Jesus and went away? O iniwan niya yung Panginoon at umalis po? Alin po? In order to obey and in order to follow me, because you have a lot of money, a lot of time, that's why you spend your heart all to the poor, to the people, and then just your body, you follow me. That time, okay. Kaya nga po, sinabi ng Diyos na upang sumunod ka sa akin, kinakailangan mong ihandog sa mga madukha yung kalahati ng pera mo at yung katawan mo ay sumunod sa akin. In order to follow me, in order to obey my commandment, I don't want the rich man. Kaya nga, upang makasulit ka sa akin, kinakailangan mong huwag maging mayaman. That time, chapter 10, verse 22. Sa mga oras pong yun, sa chapter 10, verse 22. This is a very important passage for our Christian life. Kaya napaka-importante pong mensahe para po sa ating Christian life. 22, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Subalit siya'y nanlumo sa sinabing ito, at siya'y umalis, nanlungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. Okay, I will obey, I will do, not like this. He was sad at this word. He was sad first, and then went away sorrowful. Went away sorrowful. Why he became the sorrowful? Why? Salit na, "Opo, susunod po ako sa iyo." Pero, subalit siya'y nanlumo sa sinabing ito at siya'y umalis na nalungkot sapagkat siya'y maraming ari-arin. Ano po yung nalungkot? Nanlulumo. Why he was sad? Why? Bakit po siya nalungkot? Why he went away sorrowful? Sorrowful. Bakit siya umalis na nanlulumo? Because young rich man already did he know what he has to do. Dahil alam ng Diyos, alam ng batang mayamang ito na yung kanyang gagawin.
Although he knows, after I abandoned, I leave, I left everything, money, time, to follow Jesus Christ. Although I left everything, but I can receive from the Lord God a lot of reward. Although the young man know, although he know already, but he loved worldly things more than Jesus Christ. Bagamat alam niya na kapag inihandog niya, ibinigay niya yung kanyang kalahating yaman sa mga dukha, inihandog niya sa Panginoon, bagamat alam niya ito na bibigyan siya na mas marami pang pagpapala, pero siya po ay nag-alala at iniwan niya ito. Can you catch my point? Naunawa niya po ba? It's very important. He was sad and he went away sorrowful means. Actually, he already learned. He knew what to do. Kaya nga po siya po ay nalumo, nalungkot. Alam na alam po niya na talagang alam niya po yung kanyang gagawin. Although he knew what to do, but he didn't obey God's commandment. Bagamat alam po niya yung gagawin niya, hindi po sinunod yung inuutos ng Panginoon. Like Israel people, for 400 years. That's why since that time, God never involved them. They never mentioned to them. God never guided them, Israel people. Kaya nga po, kagaya po sa Malakias, sa mga Israelita, hindi po nila pinalagyan yung babala ng Panginoon, kaya sa loob ng 400 years, hindi po nagpakita yung Panginoon sa kanila. Can you understand? Naunawa niya po ba? Since that time, young the rich man, he stopped the Christian life. Mula na sa panahon na yon, yung mayamang lalaki na ito, yung batang lalaki na ito, ay nagsimula ng huminto ang kanyang Christian life. Whether you are rich or poor, God want you to just obey and follow God's commandment. Bagamat kayo payamanin o pahirapan ng Panginoon, kinakailangan yung sumunod sa Panginoon. The reason why he was sad, the reason why he went away sorrowful, because he loved more the worldly things less than Jesus Christ. Bakit po siya nalungo? Bakit po siya nang nalungkot? Dahil mas mahal niya itong mundong ito kaysa sa Panginoon. John chapter 21 verse 15. Juan po, chapter 21 verse 15. I will remind you one more time. John chapter 21 verse 15. Juan po, chapter 21 verse 15. John chapter 21 verse 15. That passage is also very, very important for our Christian life also. Kaya nga dito po sa chapter 21 verse 15 ay napakalabo pong mensahe para sa ating Christian life. Only 15, brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Pagkatapos nila makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakinin mo ang aking mga kordero. Important is more than this. So Simon, son of Jonah, do you love me? Do you love Jesus Christ? Do you love Jesus? Kaya nga importante, higit pa dito, iniibig mo ba ako higit sa mga ito? Iniibig niyo ba ako higit sa mga ito? Do you love God who saved you? Iniibig niyo po ba ang Diyos na naligtas po sa inyo? Yes! Yes, opo. But problem is, can you answer to God? Do you love God who saved you more than the others? Very hard to answer yes. Ito po yung problema. Minamahal mo ba ang Diyos na naligtas sa iyo? Higit sa mga bagay na ito, napakahirap pong sumagot ng opo. Do you love the God who saved you more than you, your boyfriend, your girlfriend, your money, worldly things? Very hard to answer yes. Minamahal mo ba ang Diyos na naligtas sa inyo higit sa girlfriend, boyfriend, at sa mga pagkikita ng pera sa mundong ito? Napakahirap ang sumagot ng opo. Because the young man, although he wants to offer, he wants to sacrifice for the Lord, but he was sad and he went away sorrowful. Why? He loved the worldly things more than God. Bagamat ninanais siya na maghandog sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang yaman, alam niya na mas mahal niya yung mundong ito kaysa sa Panginoon.
When you feel, if you like what worldly things and worldly things like items, something, car, everything, that time you have to, we have to ask ourselves, do I love God who saved me more than this? Kaya nga kung alam natin na minamahal natin yung mga bagay dito sa mundong ito, kahit na yung mga sasakyan, tanongin natin yung ating sarili, minamahal ba natin ang Panginoon higit sa mga ito? You understand? From time to time, we have to ask ourselves, do I love, truly love God who saved me more than others? If I cannot say, if we cannot say yes clearly, one day, you also, you able to, you can separate from the church. Kaya nga, minsan, tanongin po natin yung sarili. Kung minamahal ba natin talaga yung Diyos na naligtas sa atin, higit sa mga bagay na ito, kung nahirapan tayong sumagot ng opo, magkakaroon po tayo, darating yung panahon na tayo po yung hihinto na sa Christian life at dalay sa church. Naunawa niyo po ba? That's why 1 Timothy chapter 6, the Bible says, verse 10, for the love of money is the root of all kinds of evil. Kaya nga sinasabi po sa 1 Timothy, na ang pasimula ng pera ito, ang pasimula ng pera na ito ay ang pinagmumula ng masamang bagay. When we was the poor man, actually we have to focus only one, our the gospel and then our Christian life. But when we have a lot of money, we able to lose the interest and patience because of money. Kaya nga, kung tayo po ay mahirap, patuloy po tayo nagtumutuon sa pagbahagi ng Ebanghelo. Ngunit kung tayo po ay nagkaroon ng kayamanan, napapasimula na po tayong lumayo sa church at hindi magkaroon ng interest dito sa church. So, Bible says Proverbs chapter 30. Kawikaan po, chapter 7, verse 30. Proverbs chapter 30, verse 9. Kawikaan po, chapter 30, verse 9. Verse 9 po. Brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Baka ako'y mabusog at itakwil kita at sabihan ko, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at ako'y magnakaw at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastanganan. I be fool and deny you and say, who is the Lord? That's why, don't try to become rich. Kaya baka ako'y mabusog at itakwil kita at sabihin ko, sino ang Panginoon? Kaya huwag mong subukan na magpayaman. Inside of God, when God check our heart, and if God trusts our faith, God will give you more money, more time. Kung titingnan sa harap ng Diyos, kung sisiya sa atin ng Panginoon ang ating puso, kung ninanais na tayo po ay sumagana, bibigyan tayo ng Panginoon. Anyway, this is Proverbs chapter 23, verse 4. Po, chapter 23. Verse 4, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Huwag magpakapagod sa pagkapayaman. Maging matalino ka na ang sarili, mapigilan. And verse 5 or so. Verse 5 din po. Verse 3, 2, 1. Kapag mapadako doon ang iyong paningin, iyon ay napaparam. Sapagkat bigla nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. We have to satisfy our status, our situation. We have to satisfy. Kaya nga, kinakailangan natin masiyahan. Whether we are rich or not. Kaya dapat masiyahan po tayo kung anong meron po tayo, mayaman po tayo o hindi. Okay? Tama po? Okay po? So, let's go back. Psalm chapter 23. Balikan po natin sa King David's situation. Let's go back. King David's situation. In King David's situation. Psalm chapter 23. Balikan po natin yung sitwasyon po ni Haring David doon po sa Awit chapter 23. One more time. Because of the reason, Psalm chapter 23, verse 4, one more time, let's read together. 3, 2, 1. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Psalm chapter 23, verse 4. Chapter 23, verse 4. 3 to 1. Bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katungkulang kasamaan.
Sapagkat ikaw ang kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod. Inalo ako ng mga ito. So no matter how difficult David's life was, he always confessed to God that it was green pasture, his best place for me. Kaya nga, bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilim ang kamatayan, wala akong katakutang kasamaan. You understand? Naunawa niyo po ba? Okay. Final, Matthew chapter 2 will be last verse. Matthew chapter 2. Sorry po, Mateo po, chapter 2. Matthew chapter 2, verse 14 hanggang 15. Mateo po, chapter 2, verse 14 hanggang 15. Finally, God said to them to move to Canaan from Egypt. Kaya nga, sa huli po, sinabi ng Panginoon na sila po'y lumipat mula po sa Egypt, papuntang Kanaan. 14:15, let's read together. 3:1, kaya siya'y bumangon at dinala ang sanggol at ang ina nito ng gabing iyon. At pumunta sila sa Ehipto. Nananatili sila roon hanggang sa pagkamatay ni Herodes. Ito'y upang matubad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. One thing, we have to learn more detailed among the chapter 2, that is verse 14. Kaya tingnan po natin yung ano importante dito po sa Mateo po. 14 here, verse 10. When he arose, he took the young child and his mother here by night, and departed from Egypt. Important word is by night. Kaya nang siya'y bumangon at dinala ang sanggol at ang ina nito ng gabing iyon at pumunta sila sa Ehipto. Importante po yung salitang gabing iyon. After they woke up, it is very hard to work in night time, very difficult. Kaya nga po, pag gumising sila, napakahirap po na maglakad sa gabi. But they departed from Egypt night time. Kaya umalis po sila, pumunta po sila doon na sa Ehipto ng gabi. What does it mean? Ano pong sabihin nito? Ano pong sabihin ng gabing iyon? Immediately they obeyed God's commandment. Immediately. Agad po silang sumunod sa pinag-uutos ng Panginoon. You understand? Naunawa niyo po ba? Last Sunday we learned about the Abraham. Isn't it? Noong nakarang linggo po, pinag-aralan po natin patungkol po kay Abraham. Do you remember Abraham? Natatanda niyo po ba si Abraham? Okay. By night is very similar. Let's go. Genesis chapter 22, verse 3. Kapares po nito, gabing iyon, kaagad po. Tingnan po natin sa Genesis po, chapter 22, verse 23. Chapter 22, verse 3. Chapter 22, here. Verse 3. Abraham rose early in the morning. Ang si Abraham ay maagang bumangon. Early in the morning. After Abraham rose, early in the morning means by night was the same meaning. Maagang bumangon. Ibig sabihin po, parehas lang po, gabing iyon. To kill the only one son, the Isaac. Abraham, after he rose, and then woke up, and then even early in the morning, even by night time or so, they start obey God's commandment. Kaya ano, papatayin niya yung kanyang anak, maaga siyang bumangon. At ganun din po, sa gabing iyon, ginawa nito agad-agad. Can you understand? Naunawa niya po ba? So for our Christian life, when God ordered you, please, we have to do immediately. We have to start obedience immediately. Kaya nga, kung tayo po inuutusan ng Panginoon, sa mga oras na yun, kinakailangan natin agad na sumunod sa Panginoon. For example, halimbawa, after we earn money, we get the salary, 10K. Halimbawa po, kung kayo po nakatanggap ng ating sahod, 10,000. By night. Ng gabi. Early in the morning, likewise. After we earn money, the salary, First of all, we have to offer to the Lord God 1K, or 100, or 10 pesos. We have to offer to the Lord God first. That's why the Bible says, Seek second
kingdom of God, right? Kaya ang sinasabi ng Diyos, kung tayo po nakatanggap ng gabi ng sahod, kinakailangan nating ihandog ito ng umaga pa. What Bible says? Seek. Ano po yung sabihin ng unahin? First. Unahin. Seek. Unahin po. Yeah. Unahin seek. Po. Unahin po. One more time. Seek. First. One more time. Seek. First. First. First means by night. First means early in the morning. Kaya nga po, unahin, yun po yung sabihin ng gabing yun. Unahin, umaga po. We have to know why God gave me a lot of money. Why God gave me, giving me a lot of time. What God gives me more and more good chance. Because it is God won't give me the more chance, opportunity to serve the Lord God. Kaya pag-isipan po natin, malaman po dapat natin na kung bakit tayo binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon, binibigyan ng pera, binibigyan ng oras, dapat nating malaman na binibigyan natin ito upang bigyan natin ng pagkakataon na maglingkod sa Panginoon. Do not enjoy the worldly things more than serve the Lord God. Huwag po natin i-enjoy, huwag magsaya na sa makamundong ito kaysa sa paglilingkod sa Panginoon. Do not enjoy the time or travel or something. Do not enjoy your own money a lot more than the offering to the Lord God. Huwag po natin i-enjoy na mag-travel. Huwag po natin i-enjoy ang pag-gastos sa ating pera higit pa sa Panginoon. Can you understand? Naunawa niyo po ba? Why? Bakit po? God will not use you. Hindi po kayo gagamitin ng Panginoon. If you do not obey God's commandment. Kung hindi po niyo susundin ang utos ng Panginoon. When you was a single, when you was so poor, that time you focus your Christian life, you had focus your the sake of the gospel. But although you became rich, although you get married, whether you get married or not, continuously you have to do your best. Seek first, in night, by night, early in the morning, likewise, you have to do your best. Seek first kingdom of God. Kaya nga, kung kayo po ay hindi pa nag-apag-asawa, kung kayo po ay mahirap, kinakailangan po ninyo maglingkod sa Panginoon. Can you understand? Naunawa niyo po ba? So next time, we are going to learn continuously the chapter 3, chapter 4. Let's pray together. Kaya nga, pag-aaralan po natin yung Mateo po, yung mga kasunod na verse, sa mga susunod po. Tayo po yung mukot manalangin. Our Heavenly Father God, who love us, thank you for giving us the chance to learn the more and more your lessons, your love, your heart. Panginoon, aming Ama na sa langit, maraming salamat po sa pagkakataon na binigyan niyo sa amin upang pag-aralan pang higit pa ang iyong pag-ibig, ang iyong salita. There are many brothers and sisters who were saved through the last Bible seminar. Inside of God, they are the baby. That's why, oh Lord, please guide them and lead them from their temptation, from various difficult situations. Also, we will do our best to protect them, to guide them, to lead them, and to follow them, so that they are able to grow up spiritually, strongly in the church. Panginoon, marami po mga kapatiran na bagong naligtas sa mga nakaraang Bible seminar. Pakiusap po, pangunahan po sila, alagayin po sila, nang sa ganun makapanatili po sila dito sa church. At nang sa ganun din, pakiusap po, tulungin po kami na sila po malagaan ng brothers and sisters, nang sa ganun, lumakas po ang kanilang pananampalataya. In the name of Jesus Christ, we pray. Ito po ang dinadalangin namin sa makapangyarihang pangalang Jesus. Amen. Amen.